palang araw sa atin pong lahat. Ang bawat isa po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Ang Diyos po ay tapat at napakabuti po sa ating pong mga buhay. At ayan, sa mga nasa labas pa po, tayo po lahat ay malaya pong pumasok na sa loob dito sa ating sambahan na tayo po magsimula na. Welcome po sa lahat ng anak ng Diyos na mga kapatid natin na narito na. Ayan, sige po tayo po lahat ay panandalian pong bumigit at personal na makipag-usap po sa ating Panginoon. Ayan, personal, sabihin mo sa Lord kung ano yung nais mo at ini-expect mo sa araw na ito. Panginoong Diyos, purihin ka, Panginoon. Dinadakila ka namin at niluluwalhati ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa aming pong mga buhay at sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, nalalaman niyo po, Panginoon, sa oras na ito aming mga isipan, ang mga bagay, Lord, na narito sa aming mga isip at aming mga puso, Panginoon. Lord God, anumang mga bagay na hindi, Panginoon, karapat-dapat sa harapan mo sa oras na ito, Lord, ay dalangin namin, alisin mo, Panginoon, Lord. Sa paglapit pa lang namin sa iyo, Panginoon, Lord, makaramdam na kami at makatanggap kami ng kalayaan, Panginoon. Lord, ang iyong banal na templo at ang gawain ito, Panginoon, ay itinalaga mo for you to be with us, Panginoon, makasama ka namin at, Lord, kami naman ay makasama mo, Panginoon. Kaya, Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na sa oras nito, Lord, may ibang bagay, Panginoon, na mag-control, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Bagkus, Lord, may tuon namin ang buong puso namin sa iyo, Panginoon, at sa aming pagpupuri at pag-awit, Panginoon, sa iyong harapan. At tunay, O Diyos, sinabi ng iyong mga salita na kung paano ang batis ang hanap ng isang usap, Panginoon. Lord, gayon din ang aming mga uhaw na kaluluwa sa oras na ito. Kami, Panginoon, ay sabi, kami, Panginoon, ay uhaw, Panginoon, Lord, na magpuri, Panginoon, na tumawid sa iyo, God. Kaya, Lord, salamat. Katagpuin mo ang aming kauhawan at busugin mo kami ng iyong banal na presensya. Habang kami, Panginoon, ay umaawit sa harapan mo, Panginoon. Pinupuri at itinataas ka namin, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ah.
marami pong salamat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na sa araw na ito, muli, Panginoon, dinugtungan mo aming mga buhay, Panginoon. At Lord, binigyan mo kami ng bagong lakas, Panginoon, upang kami makatayo, upang kami makadalo, upang kami, Panginoon, ay magkaroon pa ng pagkakataon, Panginoon, makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, na meron sa araw na ito, Lord, wala kaming ibang nais, kundi, Panginoon, ang bigyan ka ng papurin para nga, Panginoon, upang itaas ka, Panginoon, at bigyan ka, Panginoon, Lord, ng kaluwalhatian, Panginoon. Lord, sambahin ng iyong banal na pangalan at dakilain ng iyong banal na pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa mga magina ng aming mga awit, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Mga kamay, pag-ibig mo'y walang hanggan.
Satisfy mo ang uhaw naming mga puso, Panginoon. At
Pinupuri ka namin sa awiting ito. Aming Panginoon. Lord, salamat na hinanap kami ng pag-ibig mo at nasumpungan. Nasumpungan wasak, ngunit binuo mo. Nasumpungan mong madumi, ngunit pinabanal mo, Panginoon. Kaya Lord, pinasasalamatan ka namin. Pinupuri, Panginoon. Binigyan mo ako
salita. Ang sabi dito, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pwedeng gamitin natin na dahilan yung pandemya ngayon para hindi pagpatuloy yung gawain ng ating mong pinaplano na alam naman natin yung ikabubuti ng ating mga kapatid. Huwag kayong papayag na yung mabuting pinaplano mo na alam mong galing sa Diyos ay mahadlangan ng mga tao sa paligid mo dahil para ho mag-cost ng dahilan. Meron na tayong paraan para ho hindi siya magtagumpay yung kalaban. Anong gagawin natin? Kailangan sa ulo mo itong verse na to. I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo, mabisa na yan. Kung mabisa na sa buhay ko, dapat mabisa na sa inyo. Kasi bakit to? Kapag may negatibo, sabihin mo lang sa kalaban o sa sarili mo, kaya ko kay Kristo. Amen. Amen o, mga leaders, so, chinachallenge ko sila. Kung dati hindi mo kaya ngayong taon na to, sabihin mo kaya ko. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya natin. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may paraan. Ano yung paraan ng tao doon? No. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Wala nang rason, wala nang dahilan para sabihin ko sa sarili ko hindi ko kaya dahil kaya ni Kristo. Amen. Bagong taon, ayan, bagong buhay, bagong hamon, bagong simula, bagong pag-asa, pabalikan natin, bagong laban, bagong pagkakataon, bagong bunga, bagong mindset, bagong pagkatao. Noong Sunday, ho, pinag-aralan natin yung bagong pagkatao na gustong makita ng Panginoon ngayon taong ito sa atin. Yung luma, ang sabi ng Panginoon, hubarin na, iwanan na, ibaon na. Ibaon na ho, sa kahapon. Ibaon na sa limot. Yung bagong pagkatao na, yung dapat makita sa atin. Ngayong hong araw na ito, ito ho ang mensahe natin na gusto kong tutukan, bagong pagsunod. Ayan. Okay ho, simulan natin at harapin natin ang lahat ng ito. Muli ho, tayo mag-pray. Diyan tayo magsisimula. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami ay namamangha, patuloy na nagpupuri sa iyo, patuloy kami, Panginoon Lord. Lumalapit sa inyo, Panginoon Lord, sapagkat alam namin, Panginoon O God, na sa pamamagitan ng aming paglapit sa iyo, sa pamamagitan namin pagharap sa iyo, Panginoon Lord, masasatisfy mo ang aming espiritual na pangangailangan, Panginoon Lord, dahil kayo ang pinakakailangan namin sa aming buhay, Panginoon. May mga pagkakataon, Lord, na nilalaman kami, Panginoon Diyos, ng mga gawa ng sanlibutan, ng aming pita ng laman, pero Lord, sa tuwing maghaharap tayo, sa tuwing magtatagpo tayo, Panginoon Diyos, yung espiritual na aming kalalagayan ay lumalakas, nagpuumapoy, Panginoon Lord, nahaharap at kinakalaban ang aming pita ng laman at ang gawa ng sanlibutan, Panginoon Lord. Sa araw na ito, dalangin kong muling ma-encourage sa mga anak mo, muling makita namin, Panginoon Diyos, kung gaano kaganda ang plano mo sa aming buhay, lalo na, Panginoon Lord, sa mga anak mong marunong sumunod sa iyo. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon Lord, na handang tumupad, na handang sumunod, at handang gumawa, magsagawa ng mga inuutos mo sa amin. Dahil kayo ang tumawag sa amin, kayo yung Diyos na naniwala sa amin, may tiwala sa amin, hayaan mong tuparin namin ang iyong tiwala sa amin, Panginoon Lord. Kaya namin, Panginoon Diyos, dahil ikaw mismo nagsabi, kaya namin, Panginoon. Sino kami para magsabi hindi namin kaya? Ayaw namin tularan si Moses, Panginoon Lord. Sa panahon sinabi mong anak, tinawag kita, kaya mo yan, Lord, maninindigan kami kung paano sinabi ng Diyos namin, nung Diyos na pumili sa amin, kaya namin, Panginoon Diyos. Maninindigan kami. Ngayon taong ito, hindi lang ningas kuko na makikita mo sa amin, kundi kung paano kami nagsimula ang nagumapoy sa iyo, hayaan mong matapos namin ang taong ito, nag-uumapoy pa rin sa iyo, Panginoon. Tatapusin namin ang taong itong sumusunod sa iyo, Panginoon. Pagpalayo mo ang mensahe mo ito, Panginoon Lord, magrema, tumira sa puso namin, mamunga, at magbigay ito ng hamon, Panginoon Lord. Sambay lang yung banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. So, lahat ho ng mga bagay ay kailangan natin umpisahan sa panalangin. Mga kapatid, ngayon taong ito, pasipagan mag-pray. Baka may dahilan tayo, Pastor, hindi ako nakakapag-pray. Ulitin ko, nung unang taon, pinalimutan ko na kasi hindi ako masyado nag-pray. Pero ngayon taon, pwede kang bumawi, kapatid. Kaya ka binigyan ng Lord ng buhay para makabawi. Bawi ka. Kung dati hindi ka pala pray noong nakaraang taon, ngayon taon na to, bakit hindi mo mayat mayain? Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Manalangin ka na walang patid. Kaya natin gawin yon. Ngayon, buong buwan na ito ay pagsunod ho ang ating series. Ngayon, oh, gagawa kami ng paraan mag-asawa na magkaroon ng ganito uri ho ng gawain. Ano, pagsunod ho na series, ibig sabihin sunod-sunod ho na mensahe patungkol sa pagsunod. Noong nakaraang week ko, sabi dito, paalala, ang pagsunod, ang kasunod ng pananampalataya. Huwag natin sasabihin, mga Kristiyano, tayo mananampalataya ng Diyos. Tandaan nyo, bilang mananampalataya ng Diyos, may kailangan makita sa atin yung pagsunod. Pwede natin sasabihin, Pastor, believers ako ni Jesus.
Kapatid, tama, believers ka ni Jesus. Pero paano mo siya mapapatunayan, believers ka ni Lord? Ang kasunod doon niyan ay pagsunod. Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ayaw natin masabihan na ang ating pananampalataya ay walang kwenta dahil wala mo itong gawa. Okay, tingnan natin dito. Pagsunod ang kasunod ng pananampalataya, katulad ng mensahe noong midweek, kung kayo ay nakaten, ito'y napakagandang paalala sa atin kung paano sumunod si Abraham. Alam niyo, ang buhay ni Abraham ay punong-puno ng pagsubok dahil siya lang mo ang kaisa isang tao na sinubok ng ganong katinding pagsubok. Ito ang sabi. Yan. Yung pagsunod ni Abraham. Si Abraham mo ay humarap sa isang literal na bundok. Ano? Sino dito yung mga hiker? Ayan. Meron pala dito. Ayan. May mga nag-hike ba sa inyo dito? Dapat familiar kayo. Hindi lang kayo dapat umaakyat ng bundok. Dati na alam ninyo kung gaano kataas. Na alam niyo kung gaano... ilang metro, ilang talampakan, para mo pag may nagtanong sa inyo, masagot nyo naman. So si Abraham mo, hinarap niya yung talagang literal na bundok. Ano sabi dito? Ang hinarap ni Abraham na bundok mo ay Mount Moriah. O Moriah sa Tagalog. Ang taas niya, yung elevation niya ay 765 meters o 200,520 feet. Ganong kataas. Yung kakaharapin ni Abraham na pagsubok, aakyat sa doon kasama ng kanyang anak, kasama ng kanyang mga tauhan na may daladala mong gatong. Yung mga nag-hike, anong dala nila? Tubig. Bag. Ito ho, iba. Panggatong. Doon pa lang sa unang senaryo, kinausap ng Diyos si Abraham, madaling araw pa lang, maaga-maaga, gising na si Abraham, excited siyang tuparin ang salita ng Diyos, yung utos ng Diyos, dahil alam niya, pag nag-utos ang Diyos, may kasama itong pagpapala, kapatid. Amen. Naniniwala ka ba? Kapag inutusan ka ng Diyos, maaaring mahirap, maaaring ito'y hindi mo kaya, pero pag ginawa mo, kaya mo, at yung pagpapalang para sa'yo, hindi mo napalagpas. Sabi ni Abraham, maaga pa si Abraham, inisip niya yung Mount Moriah, okay, hindi ako ililigaw ni Lord. Sabi dito, yan mo ay katumbas o mas mataas pa sa Mount Batulaw. Yan. Nakiyat na ito ng isa nating kapatiran, may Mount Batulaw. Ang Mount Batulaw mo ay 693 meters. Mas mataas yung inakyat ni Abraham. Pastor, nakiyat ko na yung Batulaw. Sabi ni Abraham, nakiyat ko na yung Mount Moriah. Hindi mo nakiyat. Naglalaban. Ano ba? Mount Pico del Oro. Ang Mount Pico del Oro ho ay 688 meters. So, yung peak na niya, yung pinakadulo. Si Abraham ho, inakyat niyo yung tuktok kasi gusto ng Panginoon makipagdiig kay Abraham doon sa tuktok. Minsan, ganun lagi ang challenge ng Panginoon eh. Lord, kung saan ang pinakamahirap, doon ka gusto dali ng Panginoon para may mapatunayan ka sa Kanya. Hindi tayo pwede nagsasabi lang mga anak tayo ng Diyos, mahal natin ng Diyos, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Bulaan ng ganun tao. Mount Moriah, face to face, hinarap ni Abraham yung literal na bundok, Mount Moriah, katumbas ito ng Mount Batulaw at ng Mount Pico del Oro, mas mataas pa. Literal na bundok, hinarap ni Abraham, inakyat ni Abraham, para may mapatunayan sa Diyos at sa sarili niya. Ano pa ang sabi dito? 3 days journey. Isipin niyo ho, alam niyo, kinalculate ko yan. Ano lang ho, barang-barang calculation lang yan. Yung pinuntahan nila Danny ho ay Quezon Province. Ilang oras? 12 hours. Paglalakarin mo Mount Province, abot ng 3 araw. Isipin mo kung gaano ka katindi yung lakad ng ginawa ni Abraham. Sabi ng Panginoon, siguro si Abraham kumaangal, Panginoon, doon pa sa Mount Moriah, doon pa Panginoon sa Quezon Province, pwede naman dyan sa Makiling. Hindi nagsalita si Abraham ng mga bagay na ikagagalit ng Diyos sa kanya. Anong ginawa ni Abraham? Maaga pa lang, sinunod niya yung utos ng Diyos dahil alam niya, pang nag-utos ang Diyos, tama. Isipin mo lang kari ni Abraham yung Quezon Province mula Tagaytay. Ano? Umangan? Hindi. Bakit? Diyos ang nag-utos. Kapatid, pang nag-utos sa'yo ang Diyos, huwag kang angal, Diyos ang kausap mo, hindi tao. 3 days journey. Siyempre lang may pahinga dito. Dahil kung ang 3 days, so walang pahinga, lagpas na ako, malapit-lapit na to sa Bicol. May pahinga mo yan. Calculation, ano lang. Tamang calculation lang. Huwag matakot, sabi ng ating pastora, huwag matakot na harapin at akyatin ang mga bundok ng pagsubok. Yan ang hamon, hindi ko makakalimutan sinabi niya. Noong midweek, sabi ng asawa ko, huwag na huwag ka matatakot na harapin at akyatin ang mga pagsubok o bundok ng pagsubok. Bakit ho sinabi ng Diyos? Andoon ang sagot ng Diyos sa iyong mga panalangin. Mga kapatid, bakit ito hindi natin itry minsan? O hindi lang pala minsan, lagi natin itry.
na kapag mayroong bundok na humaharap sa atin, hindi lang dapat natin tinitingnan, bagkos inaakyat natin, pinagtatagumpayan natin, dahil sa dulo niyan, sa tuktok niyan, nandun yung sagot ng Diyos. Amen. Ang sabi dito, andun ang provision ng Lord. Genesis, tingnan natin, sabi Genesis chapter 22 verse 14, Jehovah Jireh, God will provide. Amen. Sabi ni Abraham, Lord, excited ako sa miracle. Kasi bakit nung pag-akyat ni Abraham, nung nandun siya sa Mount Moriah, praise God. Nung sasaksakin niya na si Isaac, ano, on the spot, on time. Grabe si Lord. Pag inutusan ka ng Panginoon, hindi ka bibigoy ng Diyos, on time, to the rescue lagi ang Diyos. Napupunan niyo ba mga kapatid, sa panahong susuko ka na, sa panahong magkukwit ka na sa ministry, magkukwit ka na sa gawain para sa Panginoon, to the rescue si Lord, on time si Lord, at nagsasabi sa iyo, huwag. Ang sabi ng Panginoon, huwag. Huwag mo nang saksakin, napatunayan mo na na mahal mo ako at masunurin ka sa akin. Grabe no? Ang word of Jehovah Jireh, ibig sabihin God will provide. Ang Diyos kailangan ng sanlibutan ngayon, ang pangalan niya, Jehovah Rapha, God who heals. Ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Kung mayroon kang gustong ipag-pray, mamaya mag-pray tayo sa mga kapatid natin na may nararamdaman, bakit hindi natin ideklara na God is our Jehovah Rapha, Diyos na nagpapagaling. Lahat ng sakit, name it, pangalanan mo na lahat ng sakit, pag Jehovah Rapha nagsabi, pag ang Diyos na nagpapagalingan nagsabi, kaya niya pagalingin kahit ang hindi, yung sakit na walang kagalingan, God will provide, sabi ng Diyos kay Abraham. Amen? Nung sasaksakin niya na, nagpadala ang Diyos ng ram. Pag sinabi ram, lalaking tupa. Hindi ho, may mga kapatiran tayo nagtatalo dyan eh. Hindi, kambing yun. Masahin niyo ulit, lalaking tupa, kaya ram. Kayo, Genesis chapter 22 verse 14, God will provide. Saan sinabi yan ni Abraham? Doon pa lang sa simula pa lang mga kapatid. Sabi ng ni Isaac, Ama, pupunta tayo, maghahandog tayo sa Diyos, pero wala tayong sacrifice, wala tayong panghandog. Sabi ng Panginoon ng ni Abraham sa anak niya, Anak, God will provide. Niisip ni Abraham at the time, ikaw kasi ay handog. Pero ano lumabas sa bibig ni Abraham? Dahil si Abraham ay punong-puno ng pananampalataya, magbibigay ang Diyos. Pagdating nila ho sa bundok, nagbigay ang Diyos. Bakit? Ayaw ng Diyos ipahiya yung mga taong naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka ba sa Kanya? Patutunayan ng Panginoon, hindi ka mapapahiya. God will provide. Ganong katindi yung mensahe ng Panginoon dyan sa buhay ni Abraham. Haba na ganyan. Okay ho. Ang dami na ngayon tao ang ayaw na at nahihirapan na sa pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, ayaw na ng extra. Ayan. Sana ho, tumimo to sa puso natin. Marami na mga tao, ayaw na ng extra. Ano yan? Extra effort. Alam niyo yung pagdalo sa gawain na hindi mo gusto, pero parang gusto mo. Ano yan? Labo, no? Pagdating sa Panginoon, kahit ayaw mo pumunta ka, kasi ang tawag dyan, extra effort. Amen? Ayaw na ng mga tao. Pagdating sa extra effort, ayaw na nila. Mas gusto nilang ipahinga, mas gusto nilang mamaya alamin natin kung ano yung gusto nila. Extra miles. Ano, dagdag na ano mo, dagdag na sakripisyo ng lakad, dagdag na sakripisyo ng lugar, extra miles ang tawag dyan. Yung fellowship natin sa mga bahay-bahay ng mga magulang, mga nanay at tatay, extra miles ang tawag dyan. Gagawin natin. Bakit gusto natin ipakita sa kaaway, hindi tayo mga tamad na Kristiyano. Amen o? Extra effort, extra miles, extra time. Wala na ho. Pagdating sa Diyos, Lord, wala na muna extra effort, extra miles, extra time para sa Panginoon. Ano ang gusto ng mga tao? Gato. Pero ang gusto ng mga tao, ang dami. Nakikita niyo ba? Ito na, ang dami. Extra blessing. Lord, pahingin nito, pahingin yan. Extra blessing. Extra income. Hindi masama yan. Tama ho ba? Hindi ko sinasabi masama yan. Marami mga tao gusto ng extra blessing, extra income, extra gala, extra saya, extra chat-chat. Nabanggit pa yung chat-chat na yan. May mga ganun, extra chat-chat at extra game. Bakit hindi natin palitan lahat yan ng tatlo sa dulo, doon sa una? Lord, kung lahat ng ito'y nagagawa ko ng extra, bakit hindi gawin ko yung tatlo para sa iyo? Extra effort, extra miles, extra time para kay Lord, gagawin natin. Amen. May mga kapatid tayo nandito, nasa Maynila na sila, nagtatrabaho, pumupunta pa rin dito, extra miles ang tawag doon. At hindi na nga po ang pastor, nabibigyan sila ng blessing, pero ang Diyos na nangako na pinaglilingkuran nila, hindi magkakamaling pagpalain sila. Amen. Kung ngayon taong ito gusto mo ng pagpapala, isa lang ang susi kapatid, sumunod ka sa Diyos. Amen. Amen. Paalala, babalikan natin, pagsunod ang kasunod ng pananampalataya. Bakit? Dahil ang tunay na pananampalataya, pagsunod ang bunga. Amen.
Pastor, tunay ang pananampalataya meron ako kasi ang bunga nito, kahit pagod ako, sumusunod ako sa Diyos. Kapatid, tunay ang pananampalataya mo. Kasi ang pinaglilingkuran natin dito, hindi man natin makita ang Diyos, pero buhay sa Diyos na kaya mag-ayos ng buhay natin. Amen o? Introduction pa lang. Genesis chapter 6, verse 8 to 22. Ito ho, pangalawang mensahe ngayong taong ito, ngayong linggo nito ay ang pagsunod ni Noe. Ito ho, pag-aralan natin na napakaraming mga tao kung umabot man ito ng isang taon na mensahe na pagsunod, wala tayong problema. Dahil marami tayong mapupulot ng mga mensahe. Ito, ang pagsunod ni Noah, ang pangalawang mensahe, pangalawang linggo ng January. Isipin nyo mo, pangalawang linggo na, mga kapatid. Kinabukasan, sa susunod na araw, Christmas party na. Yan ang inaabangan namin ni Nanay Ilay. Bulutan. Ang pagsunod ni Noah. Ito ho, hindi basta-basta ang pagsunod to, mga kapatid. Alamin natin, sino si Noah? Okay, baka tayo magkaroon na naman ng Bible quiz. Tayo ho'y namumulubi minsan. Sino si Noe o si Noah? Si Noah ho ay apo ni Seth. Si Seth ho ay, sabi dito, si Seth ay pangatlong anak ni Eva at Adan. Baka ho makalimutan nyo. Sa genealogy, pag tinignan nyo ho yan, ang una ho ay si Cain, si Abel, namatay si Abel, kasunod si Seth, at nagkaroon ng napakarami pang anak ni Eva at Adan, naging asawa nila. Pasensya na sa word ha, magkakapatid noon na nag-aasawa. Ano? Kasi wala pang ibang tao. Dalawa lang ho ang magulang. Kayo, pangatlong anak ni Adan at Eva si Seth. At si Seth ho ang kauna-unahang tao na tumatawag sa Diyos. Okay, ibig sabihin sa kanya ho nang galing ang mga maka-Diyos. Bakit dapat kay Abel? Kaya lang pinatay naman ni Cain. Si Noe ay anak ni Lamech. Okay, sino si Lamech? Siya ho ang anak ng pinakamatandang tao na nabuhay sa mundo. Si Matusalem. Anak ni Arbi. Pangalang Matusalem. Kumabuhay ba yun ng 969? Alam niyo ang gaganda ng buhay nila, 969, sabi ko, isip-isip ko, Lord, kung ngayong panahon na ito, ganyan ang kalalayo ng buhay, maraming mga tao hindi muna maging Christian. Pastor, 100 taon muna ako sa sanlibutan. Bakit? Meron pa naman akong 800 eh. Ano mo? Kaya lang ang buhay ng tao ngayon, binabaan na ng Diyos, sabi ng Panginoon, 120. Pero sa panahon natin ngayon, ang mga Amerikano, ang average na lang nila, 65 above. Sa Pilipino, ganun din o, 65 na lang below. Ganun na lang ho katindi ang buhay ng mga tao sa mundo. Bakit binababaan ang binababaan na makabalik agad sa Diyos? Pero hindi ho tayo nakatingin doon sa average ha. Nakatingin tayo lagi sa araw-araw na buhay na binibigay ng Diyos dahil anytime pwede kang kunin ni Lord. Tama? Ayan ho, si Noe ay apo ni Seth, anak ni Lamech, na anak ni Matusalem, pangwalong salilahi mula kay Seth hanggang kay Lamech. So pag pinag-aralan nyo yan, mula kay Abraham hanggang kay Noe, 10 henerasyon ang makikita nyo dyan. Bakit natin pinag-aaralan yan? Ganyan katindi pag nagplano ang Diyos. Kahit matagal, gaganapin at gagawin ng Diyos ang panukala niya para masapol yung gusto niya. Alam nyo mo, grabe yan. Ito sabi, ito ho ang pinakamagandang description pagdating kay Noe. Ang kanina nakita natin, apo siya ng pinakamatatandang tao, pero ito ang pinakamagandang pagkakilalan kay Noe. Si Noe ay kaisa-isang tao na kinalulugdan ng Diyos noong panahon niya. Paano natin nabasa? Genesis chapter 6 verse 8, sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Mga kapatid, ang tao noong panahon, napakarami niya. Napakarami na. Isipin niyo kung ang tao noong panahon, 100, mayroong edad na 500, mayroong halos 1,000 na ang edad, gaano karami ang iaanak niyan? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Genesis chapter 6 verse 11, maliban kay Noe, ang lahat ng tao ay masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. Wala nang matuwid maliban kay Noe. Siya lang mag-isa. Pastor, paano yung kanyang pamilya? Alam niyo, nung panahon pag binanggit ang pangalan ng tatay, kasama na agad ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Bakit to? Ganun ho ang pangako ng Diyos sa sambahayan. Kaya tayo ho, alam niyo sa pamilya, pag mayroong tatay o nanay na tapat sa Diyos, damay-damay ang pamilya ng biyaya. Kaya huwag na huwag ang mga nanay at tatay ho masisira sa Panginoon dahil damay-damay din ang kanilang pamilya. Okay ho, napakalaki pa rin ang trabaho ng mga tatay. Katulad ni Noe. Sabi dito ho, katangian ni Noe na kinalulugdan ng Diyos. Una, siya ho'y napakabuti. Itapat niyo na lahat ng mga maubuti, walang-wala kay Noe dahil si Noe ang napakabuting tao nung panahon niya. Walang-wala yung mga mabubuting tao sa kanya dahil siya yung napakabuti. Pangalawa hong katangian ni Noe, siya ay matuwid.
Pangatlo, siya ay mananampalataya ng Diyos at ang apat, hindi mawawala yung pagiging masunurin. Kaya pala ho, yan ang sabi dito, yan ang apat na katangiang kinalulugdan ng Diyos sa isang tao. Pastor, gusto kong kalugdan ako ng Diyos, bakit hindi mo ito i-apply sa buhay mo? Kapatid, pwede ka maging mabuti, pwede ka maging matuwid, pwede ka maging mananampalataya, pero huwag na huwag mong kakalimutan yung pagsunod na isa sa kinalulugdan ng Diyos sa isang tao. Amen? Yung pagpunta nyo dito ay part yan para malugod sa inyo ang Panginoon. Paalala, hey, balikan ko lang, pagsunod ng kasunod ng pananampalataya at makikita natin ito sa buhay ni Noe. May mga larawan tayong makikita ngayon para ho masatisfy naman yung mga mata natin, para hindi lang tenga. Okay, oh, Genesis chapter 6 verse 9, umpisa natin dito. Napakabuting tao ni Noe. Siya na lamang ang natitirang matuwid noong panahon yun. Balibasa'y namumuhay na kasama ng Diyos. Alam nyo, oh, sa mga taong kasama ang Diyos, tandaan nyo, ano, mayroon itong pagbabagong gagawin sa iyo ng Diyos. Kasama mo ang Diyos tapos hindi ka mabuti? Imposible. Dahil sa panahon mo na nagkakamali ka at kasama mo ang Diyos, lagi ka niyang susupilin, lagi ka niyang tuturuan ng leksyon. Kung kasama mo ang Diyos. Eh, pastor, parang wala naman sumusupil sa akin. Kapatid, baka hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Siya ay may tatlong anak na lalaki, sina Sem, Cam, at Japhet. Shem, Ham, at Japhet. Yan. Si Cam ho ang pinagmulan ho ng mga lahi ng mga taga-Kananeo. Okay, pag pinag-aralan niyo yan, marami mong history na mangyayari dyan sa tatlo na yan. At ang susunod na naman na lahi ng Panginoon Diyos ay mula sa kay Sem. Okay. Maliban kay Noe, ang lahat ng tao ay masama at laganap ang kasamaan kahit saan. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa lahat ng dako. Alam niyo mo, pag binasa niyo yan, nalungkot ang Diyos sa paghalika sa tao. Kauna-unahang nabasa sa Biblia, nalungkot ang Diyos. Genesis chapter 1, buong Genesis chapter 1, mababasa niyo ang lahat, lagi masaya ang Diyos. Sabi ng Panginoon, mula sa dilim, let there be light, at nasiyahan ang Diyos. Masaya ang Diyos kapag kumikilos. Nung nilikha ka ng Diyos, hindi lang siya nasiyahan. Ang sabi ng Biblia, nung nilikha niya ang tao, nilalang niya ang tao, ang sabi ng Diyos, lubos siyang nasiyahan. Ikaw ang nagpapasaya sa Diyos, kapatid. Kaya walang rason kung bakit hindi ka dapat dumadalo sa gawain at tumatawag sa Diyos. Kapatid, isipin mo lang, ikaw ang lubos na nagpapasaya sa Diyos. Pastor, ito bang ginagawa natin ay nakakapagpasaya sa Diyos? Hindi lang basta siya sumasaya, lubos siyang sumasaya. Magkaiba yun. Doble yun. Okay. Mga utos ng Diyos na sinunod ni Noe. So, utay-utayin natin ito kasi napakarami nito, mga kapatid. At sasabihin ko sa iyo at ipapamukha sa atin na mensaheng ito ngayong araw na ito, na yung trabaho na meron ka, yung ginagawa na meron ka, ay wala pa sa kakarampot ng ginawa ni Noe noong panahon niya. Okay, simulan natin. Genesis chapter 6 verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig, umabot na sa sakdulan ng kanilang kasamaan. Maraming kapatiran natin na maaaring hindi pa mo alam yung salitang, ano, nauubos ang pasensya ng Diyos. Nauubos ang pasensya ng Diyos, mga kapatid. Pastor, bakit kaya gumagawa naman ako ng mali pero parang wala lang? Pastor, may kilala akong kapatiran. Grabe, ang sama na kanya mga ginagawa pero parang wala lang. Kapatid, baka konti pa ang pasensya ng Diyos na natitira. Huwag naman sana nila maubos dahil pag naubos ang pasensya ng Diyos, ano, nanglilipol siya. Ano sabi, ang salitang nanglilipol, pumapatay siya. Bakit kaya ganun ang Diyos natin? Ba't siya pumapatay? Karapatan yun ng Diyos dahil bakit? Galing sa kanyang buhay. Pero sa ating tao, bawal kasi hindi naman tayo nagbigay ng buhay. Ano, sabi dito, lilipulin ko na ang tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Grabe na ang galit ng Diyos. 14. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Yan na. So tingnan natin ito ho. Mga kapatid, ito ho yung, ano, ito ho yung kahoy na sipres. Ano? At kapag yan ho ay, ano, ano tawag yan, kapag huyan ay naproseso na, ganyan hong siya kakinis, ganyan hong siya kaganda, matibay na kahoy, na talaga ho namang pag ginawa mo ng ganyan, parang binarnis na. Matibay na kahoy yan. Sa English ho yan, ang sipres na yan ay gopher. Gopher wood. Bakit pastor sabi dito ay, di ba dapat ang English ng sipres ay cypress? Pero ang sabi dyan, gopher wood ho, ang ibig sabihin niyan, uri siya ng puno ng sipres. Tandaan nyo, maraming uri yan. Pag sinert nyo sa Google, lalabas ho ang sangkaterbahong uri ng puno at yan ho ang lalabas na talagang akma doon sa ginawa ni Noe na arka. Yan ho ang pinakamatibay na puno nung panahon niya. Hindi ho basta nabubulok yan, baka katumba siya ng nara tayo, sa atin. Ano? So yan ho ang puno na ginawa ng Panginoon na pinapuputol kay Noah para gawin ho yan ho arka.
Wow. Tayo ho, mga picture lang ang nakikita natin, pero namamanga tayo. Pero paano kaya yung kumilos niyan? Paano kaya yung nag-build niyan? Paano yung nagpantay niyan? Ano? Ang sarap tingnan, pero hindi natin alam kung paano yan ginawa. Kaya pag-aralan pa natin. At yan ho, ang arka ni Noah ay mangangailangan ng 14,000 na puno. Naisip niyo ba yan? Kahit ito, itambak yan sa buong compound namin, sikip pa. Kasi bakit ito, ang 14,000 na puno ay katumbaso yan ng isang malaking kagubatan. Yan ho, eksakto ho, 14,000 yan. Bilangin niyo nga ho, hindi niyo kaya no. 14,000 na puno ho yan. Nag-search ako sa Google, yan lumabas ho, 14,000 ho yan ang mga bagong tanim na puno. Tingnan niyo yung buong mata niyo, kung saan naabutin, ganun karami yung 14,000 na puno. At yan ho lahat ay iha-harvest ni Noah. Puputulin ni sa isa, lalagariin ni sa isa, gaano katagal yan, kapatid. Umangal ba si Noah? Nagsabi ba si Noah, eh walang lagari. Sinabi niya ba sa Panginoon, Lord? Gano'ng karami yun? Pag sinabi ng Panginoon, yun ho, itansya lang ng mga scholar. Pag sinabi ng Panginoon, 14,000 na sipres. Grabe naman, Lord. Kasi isip agad, kung tayo mga negatibo tao, isip agad natin yung isa pa nga lang, kapatid. Wala hong power sa nung panahon, wala hong mga machine nung panahon, mano-mano, kung isa pa lang, aangal ka na sa tigas ng puno na yan. Pero si Noah, hindi ho umangal. Bakit? Diyos ang nag-umutos. Kapatid, bawal umangal pag Diyos ang umutos. Huwag natin tularan si Moses. Okay, Genesis chapter 6 verse 15. Ang daong nagagawin mo ay 450 talampakan ng haba, 75 ang luwang at 45 ang taas. At iban mo ito at lagyan ng bintana sa paligid ng isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Gawin mo itong 3 grado ng daong at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. 3 palapag ang pinagagawa ng Diyos. Gaano kalaki? Bigyan ko kayo ng picture. Sino mo lang kinapunta doon sa courthouse? Sa courthouse, so, makikita nyo doon ang court. Basketball court. Makikita nyo doon. Gaano kalaki? Pag ikaw ay mahinahin ng tao, mga 3 balik mo pa lang, hingal ka na. Pero ito ho, gano'ng kalaki daw, sabi dito, ito ho ay sa NCCA College Court. Ayan, tingnan nyo ang sukat niya na. Yan ho ay sikat ho na basketball ano, league sa panahon natin ngayon. Ang kanilang court ho ay 94 talampakan ng haba. Ayan, bibigyan ko kayo ng idea. 50 naman ho ang lapad, talampakan. Ayan, so balikan natin yung arka, gaano ho ang laki niyan? 450 at saka 75. Pag ikinumpara mo yan, itinotal mo, kung nakita mo yung court sa courthouse, 5 nun kapatid. Ganong kalaki ang arka ni Noah. Ganong kalaki. Pag tinansya mo yan, mula kay Nanay Josie, papunta sa bahay ng Tatay Jerry, halos lagpas pa yung haba ng arka. 5 court sa laki. Aangal ba si Noah? Lord, ang haba! Pupunta ka pa lang doon, nakabitbit ka ng isang tabla. Bago ka dumating doon, hingal ka na. Umangal si Noah, hindi. Diyos ang nagutos. Sabi ni Noah, kaya ko to. I can do all things. Wala pa yung verse, alam na ni Noah, Diyos kasi nagutos. Hindi nagkamali ang Diyos na utusan si Noah dahil si Noah that time masunurin. Kapatid, kung inuutusan ka ng Panginoon, maaari una sinusupin ng Diyos sa pagiging mareklamo mo. Pangalawa, talagang masunurin ka na. Amen. Sabi ko, in-imagine ko, ang laki ng court ng courthouse eh. Ang courthouse, oh, hindi pa yung standard. Yun ay, ano lang, yun ay metro-metro lang mga tao. Ito, standard to. Pag inisip niyo yan, oh, sa kabuuan yan, talagang sobrang laki ng arka ni Noah. Bakit? Ang ilalagay ni Noah ay isang katerbang hayop. Hayop, hindi pala ano. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig. At malilipo lang lahat na may buhay sa balat ng lupa. Talagang walang ititira ang Diyos. Pag nagalit ang Diyos, may latay, mga kapatid. May latay pag nagalit ang Diyos. Kaya huwag natin sasagarin ang Diyos sa kanyang grabe. Paano natin nakita kung gaano magalit ang Diyos? Nakita niyo yung bugbog ng Panginoon? Nakita mo yung latay na tinamo ng Panginoon? Ganong katindi ang galit ng Diyos sa kasalanan. Bakit inalaw ng Diyos na makita natin yung ng sugat ni Jesus para makita mo na ganong katindi manakit ang Diyos sa kasalanan? Galit ang Diyos sa kasalanan pero hindi sa masama. Magkaiba yun. Ang kasalanan ay ano, ang makasalanan ay biktima lang ng kasalanan. Kaya kung may pag-aasa pa habang buhay, sa pamamagitan nino, sa pamamagitan mo, na anak ng Diyos. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo, isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa daong. Hindi natapos yung galit ng Diyos.
Lagi na lang pag nagagalit ang Diyos, lagi nag-iisip siya ng paraan, humahanap siya ng tao para humalubag ang loob niya at para may taong maliligtas siya. Ganon magalit ang Diyos. Tayo ho ba pagalit? Wala ho ba tayong iniisip na isang positibong bagay para yung galit mo, may bisa naman ang kahit konti na mayroon kang mailigtas na tao. Si, ang Diyos ho natin, nagagalit siya pero naghahanap siya ng taong magpapalubag ng puso niya para iligtas niya. Si Noah ho ay isa sa mga tao nagpalubag ng puso ng Diyos. 19. Magsakay ka ng isang paris na bawat uri ng hayop at huwag mong pabayaan mamatay. Magtatalo-talo yung mga hayop sa... Sa totoo lang ho, nag-aaway-aaway ang mga hayop. Hindi mo pwedeng pagtabihin ang aso at pusa. Ano ho? Nakakita ka na ba ng aso at pusa na... Ito ho, kung may alaga ngayong aso at pusa na matagal na, maahari. Pero yung pusa at aso na bago makita lang, ano, takot ang aso sa pusa. Nanunugod na lang basta ang pusa pag nakakita siya ng aso. Ganon katindi ang galit. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo silang pabayaan mamatay. Mag-aaway-aaway ang mga yan. Nakita ka ng manok, dalawa lalaki, nagkatagpo, nagtawanan. Ano agad ang ano nila? Pag nakita mo ang lalaking tandang ng kapwa lalaki, natandang, nag-aaway. Eh gaano mo karami ang manok na ipapasok? Dahil iba-iba ang variety nila. Okay o. Sabi dito o, magsakay ka rin ng isang pari sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa, alagaan mo rin ang mga ito. Ano, pag tinignan natin yan sa picture, ito, napakapayak lang ng picture, pero grabe ho, challenge yan. Imagine niyo ho, ang pinalilikom sa kay Noe ng Panginoon ay lahat ng uri ng hayop. Kung aangal ka dito, kung gagawa ka ng dahilan para umangal, eto na yung panahon para umangal. Kasi bakit ho, paano mo malalamang babae ang ibon? Paano mo malalamang babae at lalaki langgam? May panahon at may paraan para umangal si Noe, pero... Tinanggal niya sa isipan niya dahil inutusan siya ng Diyos, hindi siya pwedeng tumanggi. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kung ano yung mga bagay at mga hayop na nakikita mo ngayon taong ito, yan kasi ho, yung mga tao ho, o yung mga hayop na isinakay ni Noah na naligtas ng panahon ng baha. Genesis chapter 6 verse 21, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo magkakasama. Ito, triple pa ito. Di ba ho, natapos na yung utos, nagawa na ni Noah ang arka, napapasok niya na yung lahat ng mga ano mga hayop. Ito pa ang terrible ho na utos. Ano, maglaan ka ng pagkain para sa inyong magkakasama. Hindi lang ho tao ang sinasabi yan, sa inyong magkakasama, kasama ng mga hayop. Gaano karami yun? Gaano kumain, sa isang araw, gaano kumain ho ang isang kamelyo ng damo? Tapos paglalaanan mo siya ng 120 days. Dahil ho ang baha, hindi humupa agad-agad. Humupa ang baha, 120 days. Paano yung kakain araw-araw? Tapos si Noah, mayroon pa kasamang pito. Lakas kumain. Sabi ng Panginoon, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. Hindi ho umangal si Noah, ni isa man sa utos ng Diyos. Paano ko napatunayan? Maliwanag o klaro mag-utos ang Diyos, kaya dapat klaro din ang pagsunod natin. Amen o? Kung malinaw sa atin, yung malinaw na utos ng Diyos, narinig mo sa Diyos mismo, bakit hindi mo rin linawan yung pagsunod mo sa Kanya? Mga kapatid, malinaw mag-utos ang Diyos. Hindi nagtatangs ang Diyos pag nag-utos. Nakarinig ka ba ng tangs? At pag ginawa sa iyo ng Panginoon nyo, nagtangs ang Panginoon, hindi mo alam, hindi mo masusunod. Kaya malinaw ang Diyos pag nagsalita. No, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ihandog mo sa akin si Isaac. Pwede naman sabihin ni Abraham, Lord, nabingi ako eh, pinatay ko na agad yung isang alipin. Akala ko kasi siya. Pwede gawin ni Abraham, pero dahil malinaw mag-utos ang Diyos, hindi nagsabi ang Diyos, Abraham, maghandog ka ng isang tao doon sa Moriah. Oh, excited si Abraham, daladala niya na agad si Sarah. May ingay yung asawa ko, Lord, ito na lang. Pero ang dinala niya, sabi ng Panginoon, si Isaac, yung pinakamamahal mo. Alam nyo, malimit pinahandog ng Diyos sa atin yung pinakamamahal mo. Pastor, kaya ko kaya pag isang araw sinabi ng Panginoon, anak, yung trabaho mo, ihandog mo sa akin. Kaya mo kaya? Hindi pa tao yan, kapatid. Trabaho pa lang yan. Paano ko yung cellphone mo, pinapahandog ng Diyos sa kanya? Ano ba gawin ni Lord sa cellphone? Alam mo na, sisirain. Genesis chapter 6:22, sabi dito, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Take note, lahat. Wala ni isa, may hirap, malalaking utos, mga napakatindi mga utos, hindi ho umangal si Noe, kundi ang sabi ng Biblia, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng trivia.
Ilang taong posibleng ginawa ni Noe ang arka? Dito malimit tayo magkamali kasi ang isa din ako sa nagtuturo hata dito ng mga nagdaan. Pero possible o tama? Ilan ako sa tingin nyo? 100 years. Yan, o yan, mga malalakas sumagot. Tingnan natin ngayon kung tama sila. Okay, ilan taong posibleng ginawa ni Noe ang arka? Ito ay kailangan i-share sa inyo. Una, para magkaroon kayo ng idea at para makita nyo yung significant kung bakit ganun katagal. Akala lang natin, pag-aaralan lang natin yung tagal, hindi ho, mayroon niyang mensahe. Si Noe, no, si Noe na may 500 taon na nang maging anak ni na, sina Sem, Cam, at Japheth. Take note sa number ha, 500. Si Noe ay 600 taon na nang bumanga sa daigdig. Amen, malinaw. Si Noe ay 600 taon nga noon nung ika-17 araw ng ika-2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal at nabutas ang langit. Ilan noong taon? 500 at 600, ano ang kalalabasan? 100. Tama mo ba kaya tayo? Balikan ko lang ha. Diyan mo sa Genesis chapter 5 verse 32, hindi naman inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka. Manganganak pa lang sa dyan. At dahil sa 500, nanganak pa lang si Noe. I mean, hindi pa na si Noe, yung asawa ni Noe. Di ba nanganganak ang lalaki? Sabi ng Panginoon, si Noe na may 500 taon na nang maging anak. Sabay-sabay, no? 500. Tatlo agad ang anak. Iba. So tatlo ang anak niya. At age of 500, sabihin natin, nakaround daw po yan, maaaring 501, 2 and 3, magkakasunod yung anak niya. Take note, 500 siya nung isinilang ang mga anak niya. Hindi pa siya dyan inuutusan. Ito ang sabi sa 18. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo, isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa daong. Pinagagawa ng Diyos si Noah ng daong nung may mga asawa na ang kanyang anak. So dapat ho, ma-remind sa atin na hindi pala ganong katindi ho yung salitang 100. So possible nga to, ilang taon posibleng ginawa ni Noe ang arka? May sumagot ng 100 taon, possible. Kung si Noah ay nutusan ng Diyos nung hindi pa siya nagkaanak o nanganganak pa lang yung kanyang asawa, possible. Pero ito yung pinakatamang sagot, mga kapatid. Ito yung sasabihin ko sa inyo, pinakatamang sagot, around 40 to 70 years, tinapos ni Noah ang arka. Ganyan ho katagal. Yung 100 years sabi natin napakatagal, pero kapatid, ang 40 to 70 years ay napakatagal pa rin. Grabe naman. Siguro sabi ni Noah, Panginoon, 10 taon na ako. Hala, hindi ko pa matapos-tapos yung sahig. Isipin mo ba naman yung sasahigan mo mula doon sa anlapan? Kasi ho, isipin nyo, isang cord pa lang, mano-mano ang gagawin mo lagari. Nakailan ka pa lang, naka-50 ka pa lang na puno, ilang taon na yon? Kasi mano-mano. Hapakintabin mo pa yon. Around 40 to 70 years so natapos ni Noah ang arka. Dahil possible ho, ginawa ni Noah ang arka noong panahon ho na 30 to 40 na ho ang kanyang mga anak. Okay, kasi ho, magiging katuwang niya dyan yung mga anak niya. Okay ho? Sa madaling sabi ho, yung 100 years, kung tama yan, to 40 to 70 years, sa madaling sabi, ito yung pinakamalinaw na mensahe ho ng taon na yan. Mahabang panahong sumunod si Noe sa Diyos at di siya kailanman umangal at nagalilangan. Kailangan mo tandaan mga kapatid, kung tunay man yung 100 o totoo man yung 40 to 70, isa lang mo ang magiging kabuuan niyan. Mahabang panahon na sumunod si Noe sa Diyos na walang angal at walang alilangan. Ganong katindi sumunod si Noe, hindi nagalilangan. Lord, nakakaunang pala pagpalang ako ha, 20 years na. Wala ka pang makita magandang frame. Wala ka pang makikitang kulimlim. Sabi ng Panginoon, piniprepare niya yung ulan. Hindi lang basta ulan, mga kapatid, hindi lang hambon, hindi lang ulan, kundi matinding pagbaha dahil gugunawin ng Diyos ang sanlibutan. Ang baha ho ay mas mataas pa sa Mount Everest ng 25 meters. Ganon katindi yung baha, ganon katindi magalit ang Diyos. Pero may mahal pa rin ang Diyos na binuhay niya. Ang pagsunod ni Noah ho, ginawa ng Diyos kay Noah ay nagagawin din niya sa mga gagawin din niya sa mga masusunurin sa kanya. Ito ay pangako ng Diyos. Hindi lang kay Noah, kundi sa ating lahat ng mga nandito. Gagawin ng Diyos kay Noah, ginawa ng Diyos kay Noah, nagagawin din ng Diyos sa ating mga masusunurin sa kanya. Genesis chapter 8 verse 9, sabi dito, hindi ikinalimutan ng Diyos. Nung panahon ni Noah, di ba ho, bumaha na, umulan na, nagunaw na ang sanlibutan, hindi nawaglit sa Diyos na mayroong arka ni Noah, na mayroong 8 tao na punong-puno ng mga hayop, at kailangan niya itong alalahanin at kailangan niyang patapusin ang baha dahil kailangan kumain ng mga tao. Alam ng Diyos kung hanggang kailan yung pagkain dala nila Noah. Ang sabi diyan, hindi nakalimutan ng Diyos at pinabayaan ng Diyos ang mga tao dun sa arka. Kaya ang sabi dito,
Ano pinahupa ng Diyos ang baha? Ano muna pinalabas? Ibon. Para safe. Okay. Baka magkamali tayo. Unang pinalabas ay uwak o kaya naman ay kalapate para safe. Ibon. Yan. Pinalabas ng Diyos ang ibon para mag-survey. Ano? Drone. Ano? Pinasurvey ng Diyos. Pagbalik ko ng ibon, ano nangyari? Walang dala ho olibo. Walang dala. Sabi ni Noah, ah, okay, may baha pa. Sumunod na araw, pinakawala na ho. Yung ibon, safe. Ano, pagbalik ko, may dahon na ng olibo. Sabi ni Noah, tapos na yung baha. Pwede na tayong lumabas. Sorry po. Ano sabi dito, hindi kinalimutan at pinabayaan ng Diyos si Noah. At sabi dito, nakapagtipan at pinangakuan ng Diyos, iniligtas at panguli ho, pinagpala. Mga kapatid, kapag masunurin ka sa Panginoon, hindi ka niya makakalimutan sa panahon na ikaw ay nangailangan sa Kanya. Amen. Pastor, may kailangan ako sa Panginoon ngayong araw na ito. Kapatid, kung boldness kang harap sa Panginoon dahil ikaw ay masunurin sa Diyos, yung ihilingin mo sa Kanya, ibibigay niya sa iyo. Nakipagtipan at pinangakuan ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Noah, Noah, dahil sa ginawa mo, nakikita mo ba yung bahaghari na yan? Dahil sa ginawa mo, hindi ko nalilipulin ang tao ang daigdig sa pamagitan ng baha. Sa tuwing lalabas ang bahaghari, ipapaalala nito sa Diyos, yung tipan niya, na hindi niya nagugunawin ang sanlibutan dahil sa baha. Nagugulat ka ba sa panahon na may bagyo, sa panahon na may ulan, lalabas ang bahaghari, patunay na nakikipagtipan pa rin ng Diyos, hindi lang kay Noah, kundi sa iyo. Hindi nagugunawin ng Diyos ang sanlibutan sa pamagitan ng baha. Iniligtas ng Diyos sila Noah kasama ng mga hayop at ng kanyang pamilya, at hindi lang niya iniligtas, pinagpala nila siya. Amen ho ba? Mga kapatid, kung susunod ka sa Panginoon ngayong taong ito, sinisigurado ng Diyos ang pagpapala para sa iyo. Paalala, nung lumang tipan, ang bunga ng pagsunod ay pagpapala, ang bunga ng pagsuway ay sumpa. Ano sabi dito? Ayaw ni Lord na mapahamak ang tao, kaya naglagay siya ng boundaries for them to be safe. Ano? Naglagay ang Diyos ng boundaries. Kung iisipin ng mga tao ngayon, Pastor, ang Diyos natin ay gracious. Ang Diyos natin ay may pagpaumanhin. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Tandaan nyo, hindi inalis ng Diyos yung boundary para kung hindi ka mapahamak. Ang sabi ng Panginoon, pag sinunod mo ito, ito yung boundary ng pagsunod. May pagpapala dyan. Ito yung boundary ng pagsuway. Pag sumuway ka dyan, mapapahamak ka dyan. Hindi inalis ng Diyos ang boundary para sa atin, no, para tayo maligtas. Huwag nyo kakalimutan yan, may sayo ng Panginoon. Deuteronomy chapter 11 verse 27 to 28, pagpapalain niya kayo kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit susumpain niya kayo kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Hindi na wala yung mensahe na yan hanggang ngayon, mga kapatid. Pastor, bakit ganun katindi ang Diyos magalit? Ulitin ko lang sa inyo, nagagalit ang Diyos para maipaalala sa atin, ayaw ng Diyos na lagi tayo nagkakasala. Di ba, sarap sa pakiramdam na lagi tayo sumusunod sa Kanya? Kaya nang likas sa mga tao ang pagiging matigas ang ulo. Pero mayroon na ang Diyos paraan para yung katigasan ng ulo natin masolusyonan. Naglagay ang Diyos ng sumpa, hindi para sumpain ka, kundi para maging babala sa'yo na huwag mong gawin ang sabagay. Tandaan, bawat pagsuway na gagawin natin sa ating Panginoon, mayroong lagi itong kakibat na consequence. Ang salitang consequence ay bunga, maaaring yung consequence mo ay dalawa lang naman. Pwede maganda o pwede masama. So lagi ho ang konsekwenso na masama natin ginagawa ay masamang bunga. Ganon din sa ating pagsunod sa Kanya, ito'y laging may mabuting bunga. Ang pagpapasya, kapatid, ay nasa iyo. Ngayon taong ito, ikaw ang pipili kung ano ang blessing na gusto mong matanggap, kung ano yung consequence na gusto mong matanggap. Pastor, ang gusto kong consequence ngayon taong ito ay consequence na maganda. Ano susi? Pagsunod. Amen? Hamon. Sumunod tayo sa ating Panginoon Diyos na Panginoon Diyos, mahirap at matagal man ang proseso. Sa totoo lang, inaalaw ng Diyos yung matagal na proseso para manatili yung matibay. Basta bakit kaya ang tagal ng proseso sa simbahan natin? Alam niyo, kapag matagal ang proseso, ang gusto kasi ng Panginoon matira ay yung matitibay. Amen ho ba? Sabi dito, mahirap at matagal man ang proseso na pinagagawa niya sa atin, manalig tayong sa tamang panahon ipakikita at ipalalasap niya sa atin ang bunga ng ating pagsunod sa Kanya. Ipapalasap at ipapakita ng Diyos ang bunga ng pagsunod niya. Pinakamaganda kong maririnig mo sa Diyos. Tunay na pangako ng Diyos. Anak, nagsakripisyo ka, sumunod ka, hayaan mo ngayon taong ito, ipalasap ko sa iyo yung bunga ng iyong pagsunod.
Kaya mensahe ng Panginoon ay mauuwi sa gantong salita. Sumunod tayo sa Diyos. Amen ho ba? Yan ho ang mensahe patungkol sa pagsunod ni Noe. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Amen ho.